Dandan hinga Joy. Ay. Ano? Ano kailangan to? Totoo lang. Hindi ko alam eh. Pinagaya ko lang yung mama ko. Ito kasi yung kinakanta niya sa akin sa tuwing natatakot ako o nalulungkot ako. Natatakot? Lungkot? Ayos ka na ba, Joy? Okay ka lang, Joy. Salamat. Salamat. May sinend na video sa akin yung kaibigan ko tungkol kay Lolo. Totoo ba to? Tingin nga. Tumigil ka na nga dyan, Rafael! Hindi ako papayag na sirain ang isang siraulong katulad niyan! Ikaw, kung ano nung paniniwalaan mo, kung ano nung pinapanood mo sa online, it was a setup! Paninira sa pangangampanya ng kuya mo! Sorry, Lo. Una kasi pinagbibintangan niya na sinagasaan ko yung kasama niya. Man, I didn't know na she was after her whole family. Rafa, drop it. Tama na. Tulad na sinabi ko sa'yo before, it's nothing that we can't handle as a family. Joy, bakit? Takot na takot ka kanina. Ba't di ka makahinga? Iyak pa ng iyak. Claustrophobic kasi ako eh. Ano yun? Ayoko sa masisikip ng lugar, hindi ako makahinga. Hindi. Bakit? Kailangan may dahilan? Ay. Kasi sabi sa akin ng mama ko, lahat daw ng takot may pinanggalingan. Ako nga, takot ako sa ipis kahit di pa ako nakakakita nun eh. Kasi alam ko na madumi sila. Tapos may tusok-tusok ng paa nila, di ba? Eh, ikaw bakit takot ka sa masisikip na lugar? Joy, kailangan mo nagkausap, nandito ako. Nandito rin ako. Barang. Anong gagawin mo pag naanak mo na yung mama mo? Mama ko? Yayakapin ko siya. Mahigpit na mahigpit. Tapos, pupupugin ko siya ng halik. Halik? Kaya ng ginagawa ko dati. Tapos sabay kami magsisimba. Magdadasal kami. Bro. Papasalamat kami kay Bro kasi kasama na kami ulit. Ikaw, ano pa yung lagi niyong ginagawa ng mami mo? Sinong mami yun? Mami ko ngayon, never ako niyakap, never ako niyakap. Totoo ko namang mami, umalis. Sumama sa ibang lalaki. Hindi yata ako gusto. Wala namang... Nanay na hindi na mamahal ng anak eh. Special ata ako eh. Kasi ako, iniwan ako. Siguro naman may dahilan yung mama mo. Tignan mo nga si Ate B. Kahit naiwalay sa anak niya, hindi niya rin nakalimutan. Anak ko. Kahit mayroon siya ngayon sa pag-iisip. Well, hindi na natin malalaman yung sagot. Wala na siya eh. Pero Mayor Simon, dahil sa volume ng ulan, nung gumawa ang lupa. At may natanggap kaming report na maraming mga posting tumumba. Delikadong galawin eh. At sarado na rin lahat ng entrance sa town proper. Wala nang makakapasok at wala na rin makakalabas. Pero kasi kung hihintayin pa natin ang responders mula sa national government, eh baka huli na. Oh, sige. Ipa-deploy na ang local task force dito sa Hermoso, Coast Guard, police, fire brigade. Okay. O sige, simulan na talaga yung rescue operation. Agad, ha? Malaking dilupyo to. Si Joy, ako, pati na rin po si Namang Kaloy at Father Seb at lahat po ng taga-Hermoso. Anong ginagawa mo? Darasal, sa tingin mo ba may matutulong yan, Mira?
Hanggang ngayon nga hindi pa rin tumitigil yung ulan. Sa tingin mo ba may nakikinig? Kailan ka ba huling nagdasal, Joy? Bakit hindi mo subukan? Wala namang mawawala sa'yo kapag naniwala ka. Mira! Joy, gising! Mira! Gising! Ang bahay! What's up? Dali! Yung bahay! Ang sira! Ang dami! Dumi! Bilis! Dali! Bilis! Dumi ng bahay! Dali! What's up? Oh! Ang dumi! Bilis! Ayan o! Oh. Dali! Sira! Dumi! Dumi! Salawag naman ulit yun, Diyos ko. Oh, ayan, pwede pa yan. Doon, magpunta pa to. Ayan. Malay mo naman. Ay, bakit pa ba tayo Lakasan ninyo yung loob ninyo. Nandito ako. Tutulungan ko kayo. Salamat! Yung asawa ko, hindi ko alam na saan. Nawawala siya. Hindi na talaga makakabangon tong Hermoso. Magsubok lang to, Joy. Hindi tayo pababayaan ni Bro. Ayaw ka na naman sa toxic positivity mo, Mire. Kung ano-ano nang ngayon nangyari sa atin, di ba? Sa tingin mo ba'y matuturo yung pagiging positive mo, ha? Ganun naman dapat, di ba? Kapag may pinagdadaanan, dapat mas lalong hindi tayo mawalan ng pag-asa na may maganda pang mangyayari. Ngayon, dapat natin lakasan ang pananalig sa kanya. Bakit pa ganyan na lang yung paniniwala mo sa bro mo? Kasi kahit kailan, hindi niya ako pinabayaan. Ikaw na mismo nagsabi, di ba, Joy, na ulila ako. At bulag pa ako dati. Oo, naging mahirap yung buhay ko, pero ito ako ngayon. Buhay! Kaya madami akong dapat ipagpasalamat sa kanya. Pero hindi lahat katulad mo na naniniwala sa bro mo. Kagaya mo. Joy, pansin ko. Galit na galit ka kay bro. Lagi mong gusto patunayan na hindi siya totoo. Dahil ba to sa mama mo? Hindi akong issue dito, Mira. Sila, oh! Ayan, oh! Nakikita mo ba? Alam mo, tingin ko naniniwala ka naman talaga kay bro eh. Nagtatampo ka lang dahil sa lahat ng pinagdaanan mo. Pero Joy, naniniwala ako na sa huli, tutulungan ka din ni bro sa lahat ng problema mo. Kagaya din nilang lahat. Kung totoo yung bro na sinasabi mo, Mira. Sige nga, sabihin mo nga. Nasaan siya sa lahat ng to? Bakit niya hinayaan na mangyari to? Bakit hindi niya tulungan yung mga tao? Joy, hindi ko masasagot yan. Dahil walang Diyos, Mira! Wala! Siguraduhin lang natin na na-rescue ang bawat ma-rescue, okay? Okay po, Mayor Simon. I will instruct the rescue team na suyuri na maigi ang buong Hermoso. Yes. Oh. At saka bawat relief good ay pamimigay natin, dapat nandun yung mukha ni Miguel. Ha? Okay, sir. Teka lang, kailangan pa ba yan? Hindi ba mas maganda kung makita na lang talaga nila yung presence ko doon? Bakit? Kaya mo bang puntahan ang bawat bahay at evacuation center nang sabay-sabay? Eh, bago mo magawa yun, namatay na sila sa gutom. Tandaan mo, ako ang current mayor, ha? Isa lang ang namatay dyan. Damay ka dun. Oh, isang buong angkan. Hindi yan sila boboto sa'yo. Pero, Lo, kasi... Ano? No, you have to believe me. You have to trust in my ways even if they're old. Because they're proven. Tsaka, ito na rin ang kailangan natin para mabura yung nangyari kay Barang. Makakalimutan nila. Ate, may iba pa. Sino? Si Mira. Anong magagawa ng bata pagkatapos ng ginawa nila kay Simu? Hindi pa nila nakikita ang buong pangil ni Simu. Ilang taon na ako nandito sa Hermoso. Nakita ko na kung paano siya gumalaw. Kung paano niya durugin lahat ng kumakalaban sa kanya. Kaya gusto kong maitayo ulit ang simbahan dito eh.
Yung isang lugar ba na matatakbuhan ng tao kahit walang kapalit? Tama. Pananampalataya lang, sapat na. Sapat na pananampalataya lang. Pare-pare. Sige na, tulungan ko na kayo. Naku, salamat sige, po, sir. Sa gitna. Okay. One, two, three. Ang bait naman pala okay. Ni Sir Miguel. Oo nga eh. Akala ko pakitang tao lang ang mga ginagawa niya pamimigay ng relief goods sa atin. Pero tumutulong talaga siya. At wala siyang pakialam kahit marumihan pa siya. Ang gwapo pa. Ay, sinabi mo pa. Ikaw na wala bahala. Kuya, makisabay naman oh. Makibili ng map. Sige, sir. Salamat. Oh, konting lilis na lang ha. Basta tulong-tulong tayo. Ako po, Ate Darling. Hoy! Yung wallet ko! Hoy! Ikaw? Ang bata-bata mo pa, nagnanakaw ka na! Bawa po kayo! Dinalagat po ang kapatid ko eh. Wala rin po akong pamili ng gamot. Nako, hindi mo kami madadaan sa drama-drama muna yan. Totoo po! Bakit? Hindi pa ba kayo nabibigyan ng relief? Hindi pa po. Para lang po yun sa may mga bahay. Sa kalsada lang po kami nakatira ng kapatid ko. Kuya? Ito yung akin. Sa inyo na lang po. Mira, baka gusto mo pa siya bigyan ng reward. Meron ba rin noon dami? Pati mo busin, naiyak ka pa eh. Kuya, alam ko pong mahirap. Pero hindi niyo po kailangan kumawa ng masama. Manalig lang kayo na may darating na tulong. Kapit lang po. Sana gumaling na yung kapatid niyo. Naku! Natapon pa! Napakamalas naman nila. Wala nang pagkain. Pinagtitiisan pa ni Kuya yung madami. Kuwawa naman. Ano ba to? Kuwawa! Madami na yan, Kuya. Kuwawa! Oh, Joy! Joy! Eto, sa'yo na lang. Maraming salamat po. Taro no, Joy. Kain ka na. Kari-kari, marami pang hindi ko makain doon. Kunin mo yung iba doon, dali. Bigyan natin sila. Kunin mo. Pang, kunin ka na, pang. Kari, bilis! Oh, boy, halika! Bilis! Oh, boy, bigyan mo yung mga kapatid mo, ah! Oh, hati-hati na kayo dyan! Ate, ito po! Sito po! Ayan! Kumain kayo, ah! Meron, sa pagpapak! Bigyan mo yung mga kapatid mo! Ayan! G.I. ka talaga, Mira! Ano yun? Ito po! Good influence! Salamat po! Ito po sa inyo! Salamat po! Ito din po, ate! Salamat po! Ayan, tayo! Wala na! Yung pagdating namin doon para mamigay ng relief goods galing doon sa parokya namin, sabi ng mga tao, nakakain na raw sila. Kaya yung mga dilata na binibigay namin, binaon na lang nila para sa susunod na araw. Ayun na nga, Father. Kahit isa, walang umuwing gutom. Ay, totoo. Magandang araw po. Magandang araw naman. Maraming salamat po at nakakain po kami lahat. Kayo sabi magpasalamat. Kay Mira kayo magpasalamat. Siya ang nagpasimula ng lahat. Di ba nga? Sharing is caring. Oo nga po eh, pero maraming salamat po talaga ha. Doon nga po sa kabilang kanto, nag-ipon lahat. Tapos pinaghati-hatian din po. Nakakatuwa ka, Father eh, kasi nagtulungan ng lahat. At lahat nakakain. Ganun talaga. Kapag binuksan ng mga tao yung puso nila sa pagbibigayan, ang kaunti ay dumadami. At ang sapat ay nagiging para sa lahat. Parang milagro nga po eh. Kasi hindi naman po ganito dati ang mga tao sa Hermoso, Father. Kaya nga po, huwag tayong mapagod na tumulong. Kasi nanganganak ang kabutihan. Nanganganak ang kabutihan. At hindi pala nasusukat sa bongga ang himala. Pang, kahit simpleng kabutihan lang, eh himala na yun. At ang kabutihan ito ay nagsimula kay Mira! Kay Mira! 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 Lo,
Apo, ang ginagawa mo rito? Abay, kakakita ko lang yung feedback ko sa'yo, ha? Tuwang-tuwa sila sa pagtulong mo. Salamat. Kaya sana lo, minsan makikinig din kayo sa akin. Ah, nagpunta ka rito para ipamukha sa akin yung pagkakamali ko, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, hindi na sapat ngayon ang mukha lang. Iba na ang inahanap ng mga botante ngayon. Ang gusto nila, presence, yung makita kang tumutulong. E ngayon, lo, alam ko hindi ito yung nakasanayan yung paraan. Pero tiwala kayo. Alam ko ang gagawin ko para makuha ang loob nila. Okay, okay. Halika, tignan natin. Ano ito? Yung ba inahanap ninyo? Ha? Mayor, ano atin ko na. Oh. Tagpuan ng mga tao. Mukhang inanod dito nung umapaw ang ilo. Identify nyo kagad kung sino yan. Ha? Sige, Mayor. Reviewin namin lahat ng cases ng mga missing person dito at sa karatig lugar. Gusto ko nang makausap tungkol kay Mira. Tungkol saan? Di ba usapan natin, paaalisin mo siya dito sa bayan natin? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin siya? Nakikita mo naman, bumagyo. Uunahin ko pa ba naman yon kaysa ito? Nagkasundo tayo. Ano ba ang problema? Pinagkakaguluhan na naman siya ng mga tao dahil gumagawa siya ng himala sa mga nasalanta. No? Kapag nagpatuloy ito, hindi lang naman ako matatabunan eh. Pati rin kayo. Ay, hiyaan mo. Mag-uusap kami ni Tomas. Pag-iisipan namin kung anong paraan na magagawa namin. Okay? Masyadong mag-alala. Nalaman na ba kung kaninong buto yan? Ay, naalam pa. Bakit interesado ka? Nag-aalala lang ako. Kasi kung dito itatayo ang healing center ko, baka isipin ng mga tao masamang pangitan. O, Pio! Kumusta, Pio? Kumusta yung nanay mo? Ayos na ho siya. Oh. Tapos na po yung dialysis niya at nauwi ko na rin po. Kaya po ako nandito, Mang Kaloy. Gusto ko pong tumulong bilang pasasalamat sa inyo. Alam mo, Pio, hindi mo ako dapat pasalamatan. You know, doon ko magpasalamat. Sige na, pasalamat ka na. Mira, ako na. Ako, ako na dyan. Mira, salamat nga pala kanina. Ano man. Upasa ako ng gagawa na ito. Ako na. Kaya ko na, Pio. Mira naman. Hindi lang yung ikaw yung palaging tutulong sa iba. Hayaan mo may tumulong sa'yo. Sabi mo kasi tulong eh. Kaya ibig sabihin nun, hindi lang ikaw mag-isa. Tayong dalawa. Tsaka, di lang naman ako nag-iisa. Andito si Namang Kaloy, si Ate P, si Joy. Magkaibigan kayo ni Joy. Hindi ko siya kaibigan. Katapos na lahat ng pinagdaanan namin itong mga nakaraang araw, higit pa sa kaibigan. Para ko na nga siyang kapatid eh. Alam mo, kahit masungit yan, bait yan. Tulungin pa. Oo na ako. At Joy, Joy, Joy. Salamat. 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 Salamat ha. Oh my God, Ate, you look gross. Ka, Sophia, ano ginagawa mo? Jackie, alam mo ba yung mga kasama mo? They're my new friends. Kung makasalita ka, parang sama-sama naming tao. Sama kaming tao, ha? Huwi kaming tao, ha? Ate, ano mo na? Ha? Sabay kayo, ha? Ikaw, kayo, kayong masasama kayo, ha? Baliw, mas ka nga dito. Baliw, dito, baliw. Yo, she's crazy, ha? Rafa, huwag mo nang patulan. Let's go! Alam niyo ho, sinubukan namin tumulong sa mga nabaha kanina. Nakakatuwa nga po eh. Lahat sila nagtulungan. Kahit si Joy po sumama. Pero bro, bakit kahit na gumawa ako ng mabuti, parang hindi pa rin sapat ang natulong ko sa lahat ng masasamang nangyayari. Bakit?
Bakit po ba kailangan pagdaanan ng mga tao ang hirap? Hindi nakikita ang liwanag kung walang dilim. Hindi natin malalaman kung ano ang saya kung hindi natin naramdaman ang lungkot. Hindi natin alam kung ano ang kaginhawaan kung di natin naranasan ang hirap. At sa lahat ng yun, may natutunan tayo. Totoo ba yung sinasabi niyo? Totoong kalansay? Oo, nakita namin mismo. Andun kami nung nagsimula mag-imbestiga yung mga pulis. Ano ba yan, ate? Nakakatakot naman yung mga chika mo. Ano ang nakakatakot? Ay, huwag na kayong matakot. Oh. Wala na, tapos na yung bagyo. Huwag na matakot. Meron daw kalansay na nakita sa nasunog na simbahan. Ha? Huh? Ang tanong, hindi nila alam kung sino yun. Ito ang pinagtataka ko. Badaan mo rin yung kalansay doon sa simbahan. Eh, layo-layo naman ng sementeryo mula doon. Eh, ang sabi nga nila, Pak, umapaw daw yung ilog. Eh, baka daw inanon. Ay, darling, may ilang beses nang binahay itong bayang ito. Ha? Wala namang inaanot ng nakalansay dito sa bahay. At isa pa, wala nang babalita ang nawawalang tao dito sa Hermoso. Eh, wala nga po, Papang. Eh, bakit natigi? Bakit baka nga daw, Dayo? Hala! Mira, di ba yung nanay mo, Dayo din? At bigla na lang nag-disappear? Kari! Ikaw kaya i-disappear ko? Gusto mo? Kung tatakutin yung bata, ah. Eh, nasan daw yung kalansay ngayon? Eh, nasa morgue daw. Ituloy mo lang yung sinimulan mo. Pero, kailangan maipakalat natin sa lahat na tayo ang may gawa nun. Lo, naisip ko din eh. Parte ng rehabilitation ng mga bahay. Bakit hindi natin gawing makulay? Makaka-attract ng mga turista yun. Pwede nating gamitin campaign material. Diba? Bakalain na sa'yo manggagaling yan, ha? Now you're talking, ha? Ano? Hanap mo ng budget, ha? Sige, sikasuhin mo yan, Tomas. Ay. Sige po, Mayor Simon. Mayor? Oh, Mayor Simon, yung nangyari po sa inyo ni Barang nung nakaraan, parang mahirap po kalimutan ng mga tao yan eh. Ayon sa impormasyon na nakuha namin, malaking concern po ng mga tao yung nangyari. Iniisip nila, violente ho kayo. Ay, peste talaga yung baliw na yun. Dahil sa kanya, nabahira ng dumi ang pangalan ko. Kailangan maayos ka agad dyan. Kailangan na mabura yan sa isip ng mga tao. Joy, tingin mo ba gusto ko itong lagi nag-aaway tayo? Hindi ba pwede magkasundo din tayo? Ha? Anyway, gusto mo umalis. Yun, di ba? Alam ko naman ho na ayaw niyo sa akin eh. Kaya hindi ko na po ipipilit yung sarili ko sa inyo. Joy, gusto ko lang naman magkasundo tayo. Pamilya pa rin tayo. Alam kong madalas tayo magkaaway, pero maniwala ka man o hindi, pamilya pa rin ang tuling ko sa'yo. Ako nagpalaki sa'yo eh. Kaya sana bilang pamilya, gusto ko lang sana yung nagtutulungan tayo, nagkakaisa. Hindi naman ho yung gusto ko. Pamilya at nagkakaisa. Pero parang napaka-imposible na kong mangyari nun. Joy, hindi. Hindi pa huli ang lahat. Ano ibig niyo sabihin? Kaya nga na sinabi ko kanina, gusto ko sana magtulungan tayo. Tutulungan kita mangyari lahat ng gusto mo, pero sana tulungan mo rin naman kami. Di ba gusto mo mag-aaral sa Maynila? Papaalam ko yan sa daddy mo. Gagawin ko lahat yan para mangyari yan. Pero may papagawa ako sa'yo. Ano? Di ba kaibigan mo si Mira? Anong meron kay Mira? Alam ko naman magkaibigan kayo ni Mire, and that's fine with me. So bilang kaibigan, alam mo kung ano yung mga kinikilos niya, alam mo kung ano yung mga plano niya. Gusto ko lang sana ipaalam mo sa amin lahat ng galaw niya. Ganun lang kasimple. Makakapag-aral ka na sa Maynila, hindi na natin kailangan pagtiisan yung isa't isa. Bakit? Anong bakit? Bakit ka naman gagawin yung sinasabi niyo? Kasi, inutos ko sa'yo. Mami mo ko, di ba? Ano, payag ka ba o hindi? Hindi ko magagawa yun. Bakit?
Walang masamang gagawin laban sa inyo si Mira. Mabait siya. Ate, sismi lang po. Nagtatrabaho po ba kayo dito? Oo, Ineng. Bakit? Tungkol po dun sa kalansay na nakita. Kilala niyo na po ba siya? Bakit? Hinahanap ko po kasi yung mama ko. Iniimbestihan pa ng mga polis na rin kung ano yung nangyari sa babae. Babae? Sige, Iha. Uwi ka na. Hindi ka rin dapat andito eh. Tsaka trabaho ko na din. Sige po. Ingat ka, ha? Salamat po.